na sa Miriam Bukti, Marwalis, ABS-CBN News. Matatagpuan sa ilukusura ang 2nd century old watchtower na hanggang sa ngayon ay pinapahalagahan dahil sa mahalagang layambang ito sa kasaysayan ng lalawigan. Narito ang report. Nakatayo sa dingdagat ng Barangay Materya San Esteban, Ilocosur, ang Moro Watchtower na ito. Itinuturing ito na pinakalumang landmark sa nasabing bayan. Dito daw nakapwesto noon ang mga kanyon ng mga Kastila upang maprotekhan sila sa mga mananakot na mga Moro. Alam naman natin noong panahon ng Kastila, ang mode of transportation sa pamamagitan ng dagat o namang tubig. Sa pagdaan ng panahon, nasira rin ang ilang bahagi nito. Kaya naman, taong 2016, isinagawa ang restorasyon na pinunduhan ng National Historical Commission of the Philippines. Hindi na ibinalik sa dati ang itsura ng loob ng tower, kundi ginawa na lamang ito ng Budec para sa mga turista. Ito ang tinatawag na adaptive reuse o ang pwede nitong paggamitan sa kasalukuyan. Nagkakaroon ng materials testing. So nakikita kung kailangan na ba na kailangan ng reinforcement dito sa loob. So kung meron ng reinforcement, then pwede na rin siguro ang isa pang watchtower ay nasa isang pribadong lote sa bayan ng Tatakan. Ayon kay Board Member Efra Campanan, nagkasunod ang kami ng nagmamayari ng lupa at ang provincial government para maayos at mapangalagaan ito. Maganda na mangyari yung tourism development ng Lamakan. Palagay ko, smooth sailing na ito. Ang watchtower sa Esteban at Marbakan, kabilang ang isang watchtower sa bayan ng Santiago. At belfry sa simbahan ng Bantay ay magkakasabay na inideklarang National Cultural Treasure noong 2015. Ang National Cultural Treasure ang pinakamataas na pagkilala na iginagawad sa mga minana sa nakaraan na nakitaan ng halaga na ginampanan sa kasaysayan. Susunod, buro na isinasangkot sa